Isaiah 55, Isaiah 55, 8 to 9. The Lord says, "My thoughts and my ways are not like yours. Just as the heavens are higher than the earth, my thoughts and my ways are higher than yours." Napakataas ng Panginoon, paano aabutin? Napakahiwaga ng Diyos, paano kakayaning maunawaan? Knowing God? Is it really possible to know God? Father, we thank you that you are mysterious, that you are above us. And because of that, we are in awe of you. Father, teach us, maski man lamang kaunti, maski tilamsik ng inyong liwanag, ay makarating sa amin. At maski man lang bahabahagi, makaunawa kami ng inyong kagandahang loob. Father, be our speaker, our teacher, our healer. In the name of Jesus our Lord, we pray with thanksgiving. Knowing God, posible ba talaga yan? Ang usual invitations and promises, propositions of religions, know God, and usually through us. Makilala niyo ang Diyos sa aming pagpapakilala, sa aming paraan. Kaya may mga nagsasabi naman, tatlong linggo pa lang nagbabasa ng Biblia, mula nang makilala ko ang Diyos. Mga presumptuous statements. Misa ngayon, asawa mo, 30 years mo ng asawa, may sorpresa pa, hindi mo pa pala talaga kilala. Tapos talaga, makikilala mo ang Diyos. Humans cannot really know and contain God in their minds. Parang yung isang batang naguhukay ng maliit na hukay sa buhangin sa tabi ng dagat at may dumaang matanda, sabi, aanin mo ang maliit na hukay na yan, ilalagay ko po dito ang lahat ng tubig sa dagat na yan. At ganyan ang ating brain, katulad ng maliit na hukay, paano mo ilalagay ang buong Diyos doon? Nahigit pa sa malawak at malaking dagat. Why is it not really possible to know God completely? Because humans are simple. Psalm 139:6, "Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain." Masyadong kagilagilalas at mahiwaga, masyadong mataas para maabot ang hiwaga ng Diyos. God is infinitely complex. Hindi simple ang Diyos. Romans 11:33-34, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments, and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord?" The obvious answer is no one. Ang pakayaman ng inyong karunungan, hindi kayang arukin ang inyong katalinuhan, at ang inyong landas ay hindi kayang tahakin, hindi kayang itrace, hindi kayang sundan. Isaiah 40:28, "His understanding no one can fathom, no one can measure." Hindi maaarok ang hiwaga ng Diyos. What are some of the human ways to know God? Siyempre, gusto rin nating makilala ang Diyos at nagpapakilala naman. Unang-una na para makilala ang Diyos, yung siya na ang nag-volunteer na magpakilala, God's personal revelation and manifestation, voluntary introduction of God, likas na pagpapakilala. Romans 1:19-20, "What may be known about God is plain, because God has made it plain." Ang pwede daw malaman to ko sa Diyos ay simple, kasi pinasimple naman ng Diyos. "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made." Sa simula pa lang, bago pa magkatao, bago pa magkaroon ng sibilisasyon, and definitely, bago pa nagkaroon ng mga relihiyon, nagpakilala na ang Diyos. Sa simpleng paraan, yun daw mga katangian ng Diyos na hindi nakikita ng mata, hindi naaarok ng kaisipan,
ginawa niyang physical para makita, mahipo, maarok. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng nilikha niyang kalikasan. God revealed Himself to us through nature. Therefore, the first and highest laws that God revealed are natural laws, not religious laws that were invented, many of them, developed by people who always claimed that they were God-given. But the true and purest revelation of God, undiluted by man, by humanity, is natural law. Yung religious law, kita nyo, iba-ibang religion, iba-iba religious law. Kahit nga sa loob ng Kristyanismo mismo, iba-ibang sekta, iba-iba yung religious law. So alam nyo, gawa ng tao yan. Pero kahit anong religion mo, nahulog ka, may law of gravity, iisa ang natural law for all. Kasi Diyos ang may bigay. The laws of physics, the laws of natural sciences are God's laws because God created nature. So ang pinakapayak, pinakasimple na pagpapakilala ng Diyos, ipinakilala niya through natural law. So gusto mo maging godly, obey natural law. Sinasabi ng natural law, pag mababa ang immunity ng iyong katawan, madali ka magkaroon ng sipon, ng sakit. So, huwag ka magdasal na gumaling ka. Religious law yun. Palakasin mo ang iyong katawan, kumain ka ng tama, magpahinga ka, at hindi ka tatablan ng mga sakit. Daig mo pa ang nagdasal. Meanwhile, ang dami-dami nagdadasal, namamatay din. Kasi dasal ka ng dasal, pero yung natural law, hindi mo sinusunod. Diyos ko, pagalingin mo po ang sakit ko sa baga, ayaw mo naman tumigil manigurilyo. O ang nalalangha pong hangin, polluted, natural law will prevail over religious law kasi yun ang pure, yun ang unang ipinakita ng Diyos. Numbers 12, 6 to 8, when there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams. So sa mga karaniwan daw, mga propeta, nagpapakilala ang Diyos, yes, pero mga pangitain lang. Mga panaginip na pwede mang malimutan. Mga pangitain na putaputaki at putol-putol. Dots. Hindi mo lagi nako-connect the dots. Subject to misinterpretation. Subject to being forgotten. And subject to the manipulation of the storyteller. Hindi buo ang revelation kung mga vision-vision, panapanaginip. Tayo man kung nananaginip, di ba, hindi naman buo-buo. Putol-putol. I-interpret mo nalang kahulugan. At pagpapatuloy, but this is not true of my servant Moses. With him, I speak face to face. Clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Sabi niya, sa ibang mga propeta, puta-putaki ang pagpapakilala ko, pero iba kay Moses, special. Face to face. Harap-harapan, hindi bugtong-bugtong, mas malinaw. At nakikita niya ang anyo, yung outline ng Diyos. Ang sinasabi lang dito is that the Lord reveals to different persons in different ways. Kung ang pagpapakilala ng Diyos sa mga propeta iba-iba, ang antas at sidhi, ganon din ang iba-ibang antas at sidhi na pagpapakilala niya sa iba't ibang mga guro, iba't ibang mga teacher, iba't ibang mga tao. We should take note that though Moses had special treatment and revelation, some revelations are time-framed, not eternal. Inireveal kay Moses, pang panahon ni Moses, hindi naman laging pang lahat ng panahon. Some revelations are specific, not general. Para lang sa specific need at this time, not for all needs of all time, of all people in all places. Some revelations are local, others universal. Merong panggrupo lang na yun, meron namang panglahat pala ng tao. Halimbawa, maging mabuti ka, panglahat yun. Pero pagka sinasabi, o mga babae sa Corinth, kailangan mahaba ang buhok nyo, pang-Corinth lang yun. May universal, may local. Some revelations are personal, others are communal. May revelation kay Noah, gumawa ka ng sasakyang lulutang sa tubig, pero kanya lang yun. Huwag kayong gumawa ngayon kasi hindi naman kayo ang kausap ng Diyos sa revelation na yun. So Moses was very special, but some revelations are so fleeting and so time-framed na may deadline, may expiration, to the point that even Moses becomes outdated.
Special na nga ang revelation kay Moses, pero meron pa rin siyang expiration. Galatians 3, 24 to 25, the law was our teacher. Was, past tense. It was supposed to teach us until we had faith and were acceptable to God by faith. But once a person learned to have faith, there is no more need to have the law as a teacher. So nung dumating na ang pagpapahayag ng Diyos through faith, salvation through faith in Jesus, expired na si Moses. Kahit special siya for a certain time. And when outdated, even Moses became a problem and a hindrance. Kung nung araw, si Moses ang pinipilit daanan ng mga tao para makarating sa Diyos, nung naiba na ang revelation at nabuo, naganap sa pamamagitan ni Jesus, hindi na ngayon tulong si Moses, hadlang pa nga. Pag ipinagpilitan mong kay Moses ka pa rin dadaan, eh nandun na si Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa John 5:45, "Don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, yet he is the very one who will accuse you." Parang nililitis ka sa harap ng Diyos, kung ang abogado mo ay si Jesus, walang accusation. Absuelto, forgiven na agad. Pero pag ang ginawa mong abogado ay si Moses, ang pang-defense yung sarili ay law, ang justification mo para bumalik ka sa Diyos ay law, sabi ka, no. It is Moses who will accuse you. Moses will not help you because his law condemns you. My grace, sabi ni Jesus, absolves you and sets you free. So even Moses was very special, but it had a specific time frame. It was not going to be so forever. He was very effective for a certain group of people at a certain time in a certain place, but not for all people in all places at all times. Jesus is. Human ways to know God. One is human personal experience and perception. Nakakakilala din naman tayo sa Diyos at nakakabanaag, nakakabakas sa ating human experience, but usually those that are beyond earthly means. Kasi kahit tayo tao at lupa, tayo din naman ay may espiritu na kaya din nating makaunawa ng mga bagay na espiritual na lampas sa pagkalupa. Pero kailangang maingat, masusi, at sensitive. 1 Corinthians 2:12-13, "What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God." So may spirit na earthly lamang, may spirit na galing sa Diyos, yun ang makakapag-angat ng iyong pagkakilala sa Diyos, na malampasan mo ang iyong pagiging lupa lamang. "This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spirit-taught words." Ang mga bagay na makadiyos ay mataas. Hindi yan pwedeng maintindihan sa mga bagay na makalupa lamang na mababa. Kaya ang tao, bagabat mababa at lupa, meron din siyang taas dahil may espiritu din siya. At maiintindihan lang niya ang espiritu ng Diyos kung ang aandar sa kanya ay hindi yung lupa sa kanya, kundi yung espiritong nasa kanya rin. "And God can be understood by humans, not in human terms, but only in spiritual terms. And thank God, because we are not only flesh, we're also spirit." Nahiningahan ng Diyos ang tao, sangkatauhan, at binigyan niya ng bahagi niyang espiritual. John 1:18, "No one has ever seen God," meaning no one has ever understood God, "but the one and only Son has made Him known." Wala daw talagang lubos na nakakilala sa Diyos. Kahit ilinya mo lahat ang propeta sa Biblia, walang lubos na nakakilala, putapotaki, kaprakapraso. Pero merong isang lubos na kilala ang Diyos at nagpapakilala sa Diyos sa atin, at yon ang kanyang anak na si Jesus. So kilalang kilala ng anak ang ama, pero salamat dahil ipinapakilala sa atin ng anak ang ama. Wala tayong diretsyong pagkakakilala sa ama, pero sa pamamagitan ni Jesus, nakikilala natin yung gustong ipakilala ng ama. Siyempre, hindi naman lahat din ang makakalaman natin tungkol sa ama through Jesus. Eh, yun ang buong-buong ama. Kundi yun lang bahagi ng ama na niloloob niyang ipakilala
ipinapakilala sa atin through Jesus. The Son, in turn, reveals the Father to whomever He wills. Through the Son is the only way to see the Father. All other images of God, presented by all others, must be screened through the Jesus filter. Mahalaga ang Jesus filter. Lahat ng sinabi ni Moses, sinabi ni kung sino-sino tungkol sa Ama, kailangang salain kay Jesus. Dahil si Jesus ang ganap at buong pagpapakilala ng Ama. May mga kinilala at may mga naalam at inalam ang mga tao noong unang panahon tungkol sa Ama na iniba na ng Panginoong Jesus sapagkat hindi na yon ang hinihingi ng panahon, ng mga pangangailangan ng tao sa ibang panahon at sa ibang lugar. Kaya kung sobrang higpit noon ang pagpapakakilala ni Moses sa Ama, dahil sila nasa disyerto, wala silang tunay na tahanan, wala silang teritoryo, ang daming panganib, sobrang higpit para hindi sila sumabog, hindi sila maubos ng mga ahas, hindi sila mamatay sa guto, mahigpit na mahigpit. Pero naiba na ang panahon, hindi na iba ang Diyos, hindi na iba ang pagmamahal ng Diyos, pero iba na ang pakikitungo niya sa mga tao sa ibang panahon. At yun ang nilinaw ni Jesus. Sabi niya, kung kay Moses pa kayo aasa, hindi na yun, andito na ako eh. Siya ay ano noon, substitute for a while, pero hindi pang habang panahon. Dapat yung maintindihan na ngayon, ang pagpapakilala ng Ama ay yung version ni Jesus. That God is good, God is kind, God is Abba, Father, that God is forgiving and loving. Hindi na yung super strictong ipinapakilala noong unang panahon na kailangan kasing sobrang disiplinahin ang mga tao dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon noon. Some of the Son's recipients may also pass the revelation to others. Diba? Ang anak na nakakakilala sa Ama, ang anak naman ipinapakilala niya sa ibang mga mananampalataya ang Ama, at yun naman pinagpakilanlan ay pwede rin magpakilala pa sa iba. At yan ang tungkulin ng bawat isa na nakakakilala sa Ama through Jesus, na ipakilala rin sa iba yung pagpapakilala ni Jesus, hindi yung pagpapakilala ng iba. 2 Timothy 2:2, all the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So at least there are 4 generations of recipients and dispensers of the truth. Sabi ni Paul, yung narinig mo sa akin, in other words, si Paul yung 1, yung kausap niya yung 2, yung narinig mo sa akin, number 2, ituro mo sa iba, number 3, na sobrang linaw ang pagkaunawa na pwede po sila magturo sa iba, number 4. 4 generations of learners kung responsible ang teacher. Hindi yung natutunan mo, sinolo mo na lang. O may natutunan ka, pag uwi mo, sabi doon nung naiwan sa bahay, ano po ang message? Ang ganda, nakaka-bless. Eh ano nga po? Basta maganda. Kasi hindi mo na malaman kung bakit maganda. Ano pa ngayon siya? Third generation siya na wala na siyang masasabi. Sabi nung nagtanong sa kanya, ano sabi siya? Ano daw ang lesson? Maganda raw. Hanggang doon na lang. Dapat malinaw kung bakit. Ano yung turo? So, kung hindi kayo diretsong pinagpapakilala ng Ama, o hindi tayo diretsong pinagpapakilala ng Anak, eh, get in the chain of believers na pinagpapakilala ng Ama. If not receiving revelations, connect with someone who does. That is important. Pero i-check nyo rin, i-balance, kasi baka naman yung ating sinusundan at yung sinusundan niya at yung sinusundan na sinusundan niya, eh mali pala. Kaya mahalaga yung Jesus filter. Paano mo malalaman kung tama o mali ang isang katuruan? Hindi dahil kung sino ang may sabi. Hindi dahil kung anong relihiyon ang may sabi o ano ang posisyon o title nung nagsabi. Kundi, eh ano naman kung ikinumpara na kay Jesus yung teaching na yan? Dadaan ba yan sa Jesus filter? Papasa ba kay Jesus yung turo? So kung papasa, kahit sino may sabi noon, edi tama. Pero kung hindi papasa kay Jesus, kahit sino may sabi noon, edi hindi tama. Jesus is the check and balance. Bakit? Colossians 1:17, Jesus is before all things, and in Him, all things hold together. Siya ang humahawak sa lahat, at sa pamamagitan niya lang, nagkakasama-sama at nagkakalakip-lakip ang lahat ng tama at totoo.
So another way to know God is through religious initiations. At marami nito sa history. May mga mystery formula. Mostly, hindi naiintindihan ng sumasali. Kasi nga, mystery. Pero pag sumali ka, nagkakaroon ng talab. Kung tama ang lugar ng iyong puso. Acts 2:38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So ito, initiation yung baptism. Hindi maipaliwanag, ano naman ang nangyayari kung lumubog ako dyan sa H2O? Ano naman kung gano'ng kalaki ang lubog, wisik, buhos, o talagang lublob na lublob na buong buo? Ano nagaganap? Hindi piniliwanag, pero sinabing gawin. At maraming gumagawa nito na lubos ang pananalig na maraming nangyayaring spiritual na blessing sa kanilang buhay. Hindi natin alam kung bakit. Because it is a religious, a spiritual initiation. That's why lahat ng mga great religious beliefs may initiations that are ritualistic. So through religious ritual, some revelation can be known. Again, hiwaga ito. At ito ang problema sa maraming sobrang mahilig sa mga verses na Protestants and born-again Christians na wala yung ritual, na wala yung mga symbolic acts. Alam natin na may halaga ang ritual. Kahit nga nagpaparada lang tayo ng mga banners na nakalagay ang pangalan ni Jesus, may ibang talab sa puso mo eh, nakikita mo palang ritual yon. At hindi yun masama. Kasama yon. Kaya lang, piliin mo naman kung anong ritual ang sinasalihan mo. Yung naglalaslas sa mga pulso, eh, walang ritual na mararating yung ritual na yan. Pipiliin mo. Paano malalaman mo tama ang ritual? Ang itinataas ang Panginoong Jesus. Tinataas ang ating Diyos Ama. At ang nagiging effect sa iyo, bumabait ka, bumubuti ka. Hindi kayo mayabang, hindi ka nagiging matatakutin. Kasi may mga ritual ng takot ang idudulot sa iyo. Hindi yung galing sa Diyos. Because God does not teach fear. But ritual is important. Tulad ng Lord's Supper. It's a ritual. Hindi mo alam kung anong hiwaga meron yan, pero pag sumasali ka ng taus-puso at nauunawa ang iyong ginagawa, may kakambal talaga ang blessing. Otherwise, wag mo pa gagawin. 1 Corinthians 11, 23-25, sabi ni Pablo, "For what I received from the Lord, I also pass on to you." The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." So we do the Lord's Supper. May mga churches every week. Meron every month, meron every quarter, meron every year. Hindi naman talaga inutos kung gaano kadalas eh. Pero ang mahalaga ginagawa na tama ang intensyon, nasa tamang lugar ang puso, at meron talagang hiwagang nagaganap. Hindi piniliwanag kung bakit. Kasi hindi naman lahat pinapaliwanag, hindi naman lahat kayang maintindihan. Acts 2:42, "They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread." There's another human way to know God. It is through religious theologies and teachings. Yung iba naman, puro na lang dito, puro theology, puro teaching. Wala nung ritual, wala nung mga revelation, walang pag-observe ng natural law, kulang. Matthew 13:34-35, Jesus spoke all these things to the crowd in parables. "I will utter things hidden since the creation of the world," sabi ni Jesus. But many could not even understand the parables because not everybody was meant to understand. Not everybody had the heart to understand. Kaya yung mga ibang nagtatanong, humahabol-habol kay Jesus, "Pakipaliwanag naman po kasi hindi namin naintindihan," pinapaliwanag sa kanila at naintindihan nila. Meanwhile, the central activity in many religions is teaching and theology, but theology cannot adequately know God and make God known. Nagkasundo na ba lahat ng mga theologians sa daigdig? Huwag na nating iba-ibahing religion, Christian theologians na lang. Nagkakasundo ba ang Catholic at Protestant theologians?
Sa loob na lang ng mga born-again churches, nagkakasundo ba mga born-again theologians? Hindi. So dapat magduda rin kayo sa theology. Importante yan, pwede yung makapagbukas ng pinto sa kanunungan, pero pwede rin yan na magsara. Again, if you filter mo sa Jesus filter, yung theology. Because theology uses only all two human faculties, perception and reason. Ang Diyos, di ba, sabi nga, ang taas. Pero pag nag-theology na, ibinababa ang Diyos sa lupa para maintindihan ng mga taga-lupa. Pero kamisan, sobrang baba na, na mali na. Numbers 23:19, God is not a man. Or God is not human. Ang Diyos ay hindi tao. Romans 6:19, hindi maipaliwanag ang maraming hiwaga. At sabi ni Pablo, you know, I am speaking in human terms because of your natural limitations. May nauunawa ako na panglangit, pero yung narating ko, hindi nyo narating. Paano ko ipapaliwanag sa inyo sa level ng langit yan? Kailangan ibaba ko para maintindihan nyo. So, gumagamit ako ng human terms. But those human terms are only symbols of spiritual realities that are beyond your human experience and human reach. Kaya hindi lahat ng sinasabi, gagawin mo literal. Napakalaki ng ikakapahamak ng iyong pananalig kung gagawin mong literal ang lahat ng katuroan. Ibinababa lang sa literal kasi hanggang doon lang yung vocabulary ng tao. Halimbawa, kausap mo bata. Di ba kahit na sa review for motion pictures, merong general, merong R13, may R18, may R16, at may triple X pa. Kasi hindi lahat ng taong manonood noon ay angkop doon yung lengguwahe noong pelikula, halimbawa. So, paano mo ipapaliwanag ang matataas na bagay sa taong hanggang dito lang sa baba? Ibababa mo. Pero kuminsa sa pagbababa, doon nagkakamali-mali ang pagbaba. Nagiging sobrang literal. So, sabi, I'm speaking in human terms. Kung napapaliwanag ka sa bata ng mga bagay, halimbawa tinabi ng bata, pakipaliwanag nyo nga po ang balance of trade deficit ng bansa. Ako nga, hindi ko naiintindihan yung papaliwanag ko pa sa iyo. Ang pinagsasabi mo dyan. Diba? So, paano mo sasabihin yun? Ganito lang anak, nagbigay ako sa iyo kanina ng 10 pesos. Baon mo sa school. Pero yung gusto mong bilhin, 15 pesos. May deficit ka. Yun yun. So, naibaba mo, pwede niya maintindihan. Pero hindi lahat pwedeng ibaba na ganun. Kaya napakalaking kapangahasan kuminsan ang mag-theologize. Tapos, dogmatic ka pa. Kala mo yung theology mo, yun ang kaisa-isang tama sa mundo. Maraming napapamak. Because God's way, God is way above and beyond human faculty, perception, human context, and inspiration. Lampas. Ecclesiastes 8:17, no one can comprehend what goes on under the sun. Despite all their efforts to search it out, no one can discover its meaning. Job 26:14, these are but the outer fringe of His works. How faint the whisper we hear of Him. Who can understand the thunder of His power? Sabi, ang mga nauunawa natin nakikita, gilid-gilid lang, sulok-sulok, laylayan lang ng gawain ng Diyos. At napakahina ng mga anas niya para marinig nating lahat. At nakatutulig naman ang kanyang mga dagundong ng kulog kung nilalakasan niya ang kanyang tinig. Kaya humina at lumakas man ang tinig ng Diyos, di natin maintindihan ganap. Beyond our comprehension. Isang halimbawa ng pag-humanize ng divine, pagbababa sa lupa ng mga bagay na makalangit. Matthew 22:25-30. Once there were 7 brothers who had lived here. Sabi ng mga tao kay Jesus, the first one married but died without having any children. So his wife was left to his brother. Pinakasalan ng susunod na kapatid. The same thing happened to the second and third brothers, and finally all the 7 of them
died, leaving this woman a widow. At the last, the woman died. When God raises people from death, which is another dimension, from earth to death, from here to eternity, ang laking lipat nun, ang tanong nila, when God raises people from earth, whose wife will this woman be? She had been married to all seven brothers. You see, a religious question. Requirement kasi nung araw sa Israel, pagka ang isang lalaki ay namatay, yung kanyang asawa ay kailangan pakasalan ng kanyang susunod na kapatid. At aanakan dapat para magkaroon ng anak sa turing yung namatay. So, ganun ang nangyari sa babaeng ito. Pitong magkakapatid na lalaki ang naubos sa kanyang palad. Ang tanong nila kay Jesus, eh kung pinakasalan lahat yung pito, sino ang asawa niya sa langit? You see? Issue sa lupa, dinadala sa langit. At gusto nilang maintindihan sa pamamagitan ng human and earthly terms. People think of the next life as the same as the earthly life, only a different place. At yun ang 99% of religions. Ang pagtingin nila sa buhay, sa langit, sa kabilang buhay, tulad na tulad din ang buhay dito sa lupa, lumipat lang ng lugar. Kaya may mga religion na nagtuturo, o ikaw, pagka namatay kang martyr para sa religion natin, paglipat mo sa kabilang buhay, may sasalubong sa isang damukal na magagandang dalagita. Ganun pa rin pala, may mga dalagita rin sandamukal. Ba't hindi nilang sandamukal na matatandang dalaga? Ba't kailangan mga dalagita? Kasi mga dalagita ang kaakit-akit sa buhay sa lupa. In physical terms. So, inililipat nila sa kabila yung mga pagpapahalaga dito. Anong sabi ni Jesus? Verse 29. Tao pala kayo, sabi niya. You are completely wrong. You don't know what the scriptures teach. And you don't know anything about the power of God. When God raises people to life, they won't marry. They will be like the angels in heaven. Talinghaga yon, hindi ibig sabihin magkakapakpak rin, lilipad-lipad. Sabi niya, iba doon, iba na. Huwag niyong isipin na part 2 lang ng earth, yung heaven, at lahat tuloy din. Kaya ba tinatanong, eh paano po yung bruha kong stepmother pag nakita ko sa langit, anong gagawin ko sa kanya? Sabi ni Jesus, naku naman kayo, iba na. Ibang-iba na. Huwag niyong ilipat doon ng mundo. Kaya yung mga iba naman, masyadong nililiteral yung crowns in heaven, lalo pag inuutos sila ng mga pastor nila, magtrabaho ka para marami kang crown in heaven. Eh teka po, hindi ang dami ko pong buhat na crown. Ang bigat, mabuti pa hindi nag-serve, magaan. Kasi inililipat ng 1:1 correspondence na naman yung earth to heaven. At yan ang problema ng napakarami. Hindi na nauunawa. People try to understand what is spiritual and eternal only within human terms. At yan naman kasi ang crime ng religion eh. All throughout time, masyadong ni-humanize ang Diyos, masyadong ginawang earth ang heaven. Because we have no vocabulary, no exchange rate to deal with what is eternal. Wala tayong kamuang-muang. Sabi nga sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Basta ang mahalaga beyond your imagination is going to be super great. Pero kung isipin, ibig niyo po sabihin, mahilig ako ng ice cream, marami rin ice cream doon, ibinaba mo na naman ang langit sa lupa eh. O kaya, inaakyat ng pilit yung lupa sa langit. No, mahilig ka sa ice cream sa lupa. Sa langit, magbabayad ka. Kasi, pareho lang pala ang system. This is mostly what theologizing does. Humanizing the spiritual and eternal. Humanizing God's system, ginagawang earth ang heaven. Kaya maraming terminology sa Bible na yu-humanize ang Diyos. Pag sinasabi God is mataas sa mataas, sinasabi lang in human terms that God is king. That God has a throne. That God wears a crown. Pero yung literalin yun. Kasi yung king, yung throne, yung crown is a human invention. Invented by the monarchs of civilizations that developed royalties. Now to project that to God and to assign being royal to God is just a human terminology.
Huwag yung literal na King of Kings na nakaupo nga sa trono, may corona nga. Eh, ganun yung mga hari sa Europe. Ganun lang ba yung Diyos? Pero ang alam lang natin na itsura ng pinakamataasang rango ay yung may robe, yung may corona, may setrong hawak. So yun ang ginagamit natin pag-apply sa Diyos. But it is only humanizing the image of God in terms that humans can understand. But don't be too literal about that. Katulad din ng mga apoy-apoy na mga kumukulukulong mga pagpaparusa sa mga kasalanan, masyadong literal. Because the writers of the Bible were exposed to pumakale in Turkey called the doorway to hell, na eternal yung fire. Kasi meron niyang napakalalim na pit na ang dulo sa ilalim ay bulkan. At may mga gases na lumalabas dito, umaakyat, na pag nakipag-meet with oxygen in the surface, becomes fire, and it never stops burning. At yun na ang pinakamalala na maiisip ng tao na itsura ng dapat puntahan ng mga masama, kayo nang naging image ng impyerno. Will you be too literal about that? Malilimit ang pagkaunawa natin sa maraming mga bagay. So, Jesus corrects the mistake. Sabi niya in so many words, there is no one-to-one correspondence between what is earthly and heavenly, between what is physical and spiritual, between what is human and divine. There is no one-to-one correspondence between human logic and divine principles. Human logic is philosophy. Divine principles is what theology tries to capture but cannot, because God is beyond us. Ito na naman yung pagpapahuman sa example, kasi walang ibang human terminology. Acts 7.49, sabi ng Diyos, "Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me? In what place will I rest?" Again, hindi ka pwede maging literal na nakaupo nga yung Diyos sa trono. Ang ibig sabihin lang niya, yung trono na pinakamataas na na posisyon sa human society, upuan lang yun ng Diyos. Yung heaven, upuan lang niya. Ibig sabihin, lampas pa siya sa heaven. Hindi heaven ang the end. Upuan pa lang niya. At sabi yung earth, na yan ang pinakamalaki niyong alam, yan ang pwede niyong puntahan. Sa dinami-rami ng alam at kaya ng tao, sa buwan pa lang naman nakapaglakad, ang lapit pa noon pag tiningnan mo yung drawing ng buong Milky Way, hindi pa malayo ang nararating ng tao. Pero sabi niya, yung earth na yan, na everything nyo na, tugtungan lang yan ang aking paa. Pero huwag kang maging literal na parang haring may tungtungan ng paa, may trono. Pagpapakilala lang yun na kadakilaan niya na yung pinakamalaking bagay sa inyo, microscopic lang yan sa akin. It's a figure of speech. So, heaven can wait. Hindi natin kayang maunawaan dito ang langit. Heaven can wait. Let heaven wait. Meanwhile, while on earth, bring down a piece of heaven to earth. So, ang tunay na spiritual na relihiyon, eh hindi lang yung puro langit ang iniisip at wala ka nang ginawa kundi puro pang langit. Dapat gawin mong langit ang kaprasong lupa mo ngayon. At nagiging langit yan, sapagkat ang tunay na langit sa lupa ay ang iyong isip. Pag dyan nakatira si Jesus, may langit ka. Kaya ang gusto ni Jesus, magkaroon tayo ng langit. Ano yung langit? Rest. Peace. Subukan niyong maligalig, matakot, nervyosin. Alam na alam nyo na impyerno nasa loob ng utak nyo. Pero pag kayo natahimik, napayapa, sumigla, alam nyo nandun yung langit sa inyong isip. So, yung pag-iisipin yung langit na ang layo-layong hindi natin kayang maintindihan, no eye has seen what God has prepared for those who love Him. Hayaan na natin, pagdating natin doon, tsaka natin maintindihan, pero katupagin natin yung ngayon. Kaya, thy kingdom come, thy will be done on earth, in my mind, as it is in heaven. Kaya dapat tayo maging Jesus-centered. Kasi si Jesus na nagbibigay ng rest, ng pahinga, ng love, ng joy. At pag si Jesus ang nag-aari sa ating buhay, advance party na yun ng heaven in your life now. And because you cannot understand heaven now because of your earthly limitation, focus on your earthly life and turn it into heaven, and the lives of many other people, turn them into heaven, bring the Lord to them so that they too will enjoy the benefit and love of God through Jesus. Hindi puro kalangitan na pag-iisip, tapos yung buhay dito. Bakit po ang payat-payat nyo na tita? Sabi ko nun. Bakit po perdible yun ang belt nyo? Ang lita ng waistline nyo, tita. Hindi na ako kumakain anak eh, kasi lahat ng pera ko binibigay ko sa heavenly work.
Aba tita, mahal kayo ng Diyos, kailangan naman kumain kayo na masarap dito. Kasi sa heaven, iba na yung putahe. Hindi na tayo babalik dito. Yung sobra kasi yung iba na nabe-brainwash ng religion, wala nang ginawa kundi magsakripisyo para sa langit. Eh, ibinigay na nga sa atin ng Diyos ng walang bayad through Jesus. Hindi natin nauunawa, nasasayang ang mga panahon natin sa pagiging relihiyoso na hindi nalulubos, hindi nagaganap. Yung pagpapalang gusto ang ibigay ng Diyos at tanggapin natin sa buhay na ito. So sabi ng Diyos, what house will you build for me? Kasi sa Israel, gumawa sila ng templo at sinabi na ito ang bahay ng Diyos. At sabi ng Diyos, what house will you build for me? What building will you build for me? Because the house is a building. Man-made house for God is an idol. Ito itsura ng Diyos. It is an image. And the house of God that many people build is also house for thought, meaning theology. Ito ang Diyos, ito siya, itinalagay sa loob ng utak mo, di yung utak mo ngayon ang nagiging bahay ng Diyos. Sabi niya, what house will you build for me? No one can contain me. Buong lupa nga, tungtunga lang ng aking paa, buong earth, buong heaven nga, na pinakamataas sa inyo, upuan ko pa lang. How will you presume that you can make a house for me? Paano niyo ko ilalagay sa isang physical house at pagkasyahin ako doon? At paano niyo ko ilalagay sa isang physical house inside your skull at pagkasyahin niyo ako doon na intinding-intindi niyo ako, alam na alam niyo lahat? Paano mangyayari yun? Hindi ako kasya dyan. Yan ang sinasabi ng Diyos. This is why no one could and should be dogmatic in matter of faith. Yung alam na itinuturo niya, sure na sure, wala man lang siya kahit anong agam-agam, isang malaking kayabangan. Lalo na yung sobrang alam na alam yung end times theology. Ha? Prophecy yun, tas alam na alam mo lahat. Nasukat mo na 40 years, 40 years, 40 years, 7 years, 7 years, 7 years. Ginawa mo ng literal lahat. Binigyan mo na ng schedule ang pagbalik ni Jesus. Schedule ng lahat. Na sure kang mangyayari yun. Eh, ini-interpret mo lang naman yung mahiwagang verses, no? Hindi ba sumang pag-aralan yan? Pero kung ang bunga sa iyo ay takot, eh, hindi na yan galing sa Diyos. Kung ginagamit na pananakot, hindi rin yan galing sa Diyos. Maraming mga haka-haka. In-specify na talaga kung sino ang Antichrist. In-specify na kung kailan darating si Jesus. At pagka hindi dumating, ay, masala. Gusto pa kasi ng Diyos magsisi pa tayo kaya hindi pa ulit dumating. Mga palusot. Malay natin sa ibig sabihin niyan. Pwede lang tayong humula-hula here and there para magkaroon tayo ng general idea. But you cannot be so sure and specific. 1 Corinthians 13:9, we don't know everything and our prophecies are not complete. That is why no one should be conservative. Hindi katangian na maging conservative when it comes to spirituality. Because to conserve means yung laman ng utak ko, di ko napapalitan, yun na, tapos na, magkamatayan na, yun na ako. Yun ang conservative. Ay, gusto conserve, conserve, conserve. Pero ang tanong, saan naman galing yung pumasok sa utak mo na gusto mong i-preserve and i-conserve? Baka galing sa kutsero, baka galing sa barbero, baka galing kay Aling Tekla, kay ganito, kay ganun, na narinig lang kay Mang Kepweng. Kung kani-kanino na nanggaling mga karunungan na minana mo at ang nilulun mo ng buong buo at ngayon lalaba ka ng patayan para maging conservative, sure ka ba na tama yan? To stay at ease in the mind, as is in the mind, well, most of what we know is only inherited. Gaano karami sa atin, mga kapatid, na yung alam natin sa ating spirituality, mga doktrina natin ay bunga ng ating pag-iisip, pagre-research, pananalangin, panunuri, o naman na lang natin kay Aling Tekla. Nadinig mo lang kung kanino, yun lang yun ang ilalaban mo ng patayan. Sinuri mo na ba? Pinakinggan mo na ba? A true God-seeker cannot be conservative because learning is dynamic and progressive. Anong ibig sabihin ng learning? Yung dati kong alam, itatapon ko na kasi may nalaman na akong mas mataas, mas bago, at mas tama. Pero kung ay, dati ko nang alam, hindi ko ito papalitan, magkamatayan man, yun ang conservative. Paano lalago ang conservative? You need to go beyond inherited thought. You need to go beyond inherited theology. Kasi paano kung ang sinusundan mo pala, isa lang blind.
You become a blind, following another blind, kahit 5,000 taon na yung relihiyon nyo, kayo nangunguna, blind, hindi blind pa rin kayong lahat. Mahalagang mag-aral, manalangin, manuri. Ang panunuri sa theology, ang pagbabasag ng mga dating doktrina ng laman ng ating utak ay hindi ibig sabihin unfaithfulness to God. Because sometimes when you break images made by religion, that is faithfulness and high service to God. And those images are not always human figures pretending to be an image of God. False images of God could also be false theologies, false beliefs, misrepresentation of God. So pagka yung mga dati mong paniniwalay na bubuwag, natitibag, hindi ibig sabihin nun magigilty ka na at tatakot ka na sa Diyos. Kasi kumisan yun na ikinatutuwa ng Diyos, sige anak, basagin mo yung mga batong imahen kung saan ikinulong ako sa loob ng mga tao. Basagin mo na makawala ang aking espiritu at makilala mo ako talaga. So hindi tayo dapat matakot magbasag ng mga dating paniniwalaan kasi yung totoo at galing sa Diyos, anumang basag ang gawin mo ay hindi mo mababasag, mananatili yon. Ang takot mabasag, ang takot makanti, ang takot na magalaw ay yung false. Kasi sila ay madudurog pag natapunan ng liwanag ng katotohanan. Those who hold the truth must never be afraid to get it examined under the light. At hindi tayo dapat matakot na ipa-examine sa light ni Jesus ang mga dati na nating paniniwalaan dahil makakatulad tayo ng makausap niya. Sabi niya, ay naku naman kayo, mali-mali kayo, hindi niyo naiintindihan ng Diyos, pero religyoso kayo. Dapat tayong mag-grow. And do you know what it means to grow? You have to outgrow something to grow into something else. You cannot be conservative if you are a truth seeker. You cannot protect your truth if you like the greater truth to be revealed. Because if your truth is really the greater truth anyway, it will prove itself to be, and so you don't need to be insecure for it. Karamihan ng pagkakaluwal sa mas maliwanag, mas maningning na katotohanan ay pagdaan muna sa isang madilim na lugar. Parang isang batang isisilang, isang sanggol, secure na secure siya sa loob ng sinapupunan, everything is alright, everything is perfect, pero para siya isilang sa lupang maliwanag, dapat siyang dumaan sa uterus. Dapat siyang dumaan sa napakasikip na daan at napakahirap na pamamaraan ng pagkakaluwal, pero doon lang ang paraan para siya iluwal sa mundong ibabaw. Ganon din ang mga utak na nakakulong sa isang stage of consciousness. Huwag kang matakot na dumaan sa isang masikip at madilim na daan para kailuwal sa isang mas maluwalhating liwanag. Dumadaan doon. Pero hindi ibig sabihin noon, unfaithful ka sa Diyos. Your faithfulness to God should lead you into a journey of challenging old beliefs that you might have inherited only from partially enlightened and partially blind people. Kanya-kanyang aral yan. Hindi pwedeng iasa mo sa iba. Paano kayo sinusundan mo? Bulag. Di bulag ka na rin. May nasusundan ka namang nakakakita, pero isang mata lang pala, so doon ka lang maniwala sa isang mata na yon. Meron ka namang nasusundan na totally blind pala, ba't ka naman maniniwala? Pero paano malaman yon kung hindi mo ididilat ang iyong mata para makita mo ang buong kapaligiran? Dapat lumago. Pati si Jesus, lumago. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. To grow is to outgrow something. Learning changes and develops the mind and spirit. Learning is a divine responsibility of the people of God. 2 Corinthians 3:18, and we all who contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Sabi kami, habang minumuni-muni namin ang kaluwalhatian ng Diyos, kami na may binabago from one image to the next image, from one size to the next size, from one level of glory to the higher level of glory. It means we grow while we ponder the mysteries of God. How can the conservative change? How can the conservative grow spiritually? Conservatism in terms of spirituality is not a virtue, it is a vice.
Progressive spiritual development brings people closer to God. Kaya kailangan mag-grow. 1 Corinthians 13, 9 to 12. We don't know everything, and our prophecies are not complete. But what is perfect will someday appear, and what isn't perfect will then disappear. When we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Now, all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later, we will see Him face to face. We don't know everything, but then we will, just as God completely understands us. So what does He talk about? He talks about growth. Growth of the mind, growth of belief, premised on continuing search for God, which God honors with ever-progressing revelation. Si Paul may journey. Hindi naman siya magaling agad at marunong, although sa simula pa lang, religyoso na siya. Legally, nearly perfect. Philippians 3, 5-6, sabi niya, I was circumcised when I was 8 days old. Iyan ang claim ng mga Hudyo sa pagiging godly, sa sila ituli. And I am from the nation of Israel, another ipinagyayabang, Israelita. And from the tribe of Benjamin, I am a true Hebrew. As a Pharisee, I strictly obeyed the law of Moses. I did everything the law demands in order to please God. So sabi ni Paul, ilabas yung mga biodata niyo at mag-compare tayo. Tingnan ko lang. Ang biodata ko, I was circumcised. And that is the Jewish people's mark. I am from the nation of Israel, not from some other nation, sabi niya. I am from the tribe of Benjamin, a true Hebrew. At hindi lang yun, ha? Hindi ako ordinary Hebrew. Pharisee ako. At hindi lang ako basta Pharisee, ako'y obedient to the law of Moses, to the letter. I did everything that the law demands. And yet, kulang ako. Yun ang tema niya eh. Acts 9, 17 to 20. Ananias left and went into the house where Saul was staying. This is Paul that became Saul, ang pangalan. Ananias placed his hands on him and said, Saul, the Lord Jesus has sent me. He wants you to be able to see and to be filled with the Holy Spirit. Imagine, he was a Jew, he was circumcised, he was a Pharisee, he was an Israelite, and yet sabi ni Ananias, gusto ng Panginoong Jesus makakita ka. Ibig sabihin, bulag ka, kahit yan ang religious credentials mo. Gusto kanyang mapuspos ng Espiritu. Yung pala, wala ka Espiritu, puro knowledge. Suddenly, something like fish scales fell from Saul's eyes, and he could see. He got up and was baptized. Matapos yun, nalaglag yung mga takip ng mata niya na mistulang mga kaliskis ng isda. At nakakita siya physically, but more than that, more than the literal meaning, may natanggal na mga takip sa kanyang utak at nakakita siya ng katotohanan na kilala niya si Jesus. 2 Corinthians 12, 1-4, I will go on to visions and revelations from the Lord, sabi ni Pablo. I know a man in Christ, referring to himself, who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, meaning himself, was caught up to paradise and heard inexpressible things, things that no one is permitted to tell. So sinasabi ni Pablo, alam niyo ako, dinala ako ng Diyos sa ikatatlong palapag ng langit. At doon ko nadinig ang mga hindi usually nadidinig. Doon ko nakita ang mga hindi na pagkikita. At sa dinami-rami ng mahihiwagang bagay na narinig ko, karamihan ay hindi pwedeng ipagsabi. So, sinasabi ni Paul, kahit ako noon Hudyo, kahit ako noon Hebrew, kahit ako noon Pharisee, hindi ko naranasan yung ganong revelation. It took the personal intervention of Jesus to show me things that I have never seen before. Eh kung conservative siya, di tinanggihan niya yun, nawala ang lahat. Development and change requires constant changing of the mind. From simple to complex, from childish to mature. 1 Corinthians 13, 11. When we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up,
we quit our childish ways. And that should be applied in our spirituality, in our religious belief. Eh kung conservative, paano? Hindi siya magpapalit. Development and change requires constant changing of mind from self-righteous to just righteous. Mga kapatid, can we not just be righteous, hindi na self-righteous? Yun ang dapat. Tama ka, pero hindi yung nagtatama-tamaan ka at pinapakita mong mali ang iba. How could a child, a learner, a seeker, who is still in the journey towards glory, be sure of oneself? How could anyone who is not perfect be self-righteous? And yet, most religious people are self-righteous. Ang dali-daling manghusga, ang dali-daling magpuwera, ang dali-daling magalit sa tinatawag niyang makasalanan. How could anyone become what God wants him to be without changing? But change requires constant changing of mind from judgmental to tentative and tolerant. Ang tunay na matalino, tolerant. Ang tunay na maalam, tentative. Bakit tentative? Kasi alam mo nung tama ka na, nung natuto ka, alam mo may mas tama pa pala. So alam mo na yung dati mong alam, hindi pala yun yung pinakatama. At who knows na yung alam mo ngayon, hindi pa rin pala at may iba pa. Kaya ang tunay na marunong tentative, hindi laging sure. Hindi laging nilalagyan ng tuldok. Misan coma, misan ellipsis, misan hanging. Because there is still so much to know. What you know is little, what you do not know is immense. Matthew 7:3-4, you can see the speck in your friend's eye, but you didn't notice the log in your own eye. How can you say, my friend, let me take the speck out of your eye, when you don't see the log in your own eye? Yan ang sinasabi ng Panginoon sa mga may konting alam, kala mo kung sinong galing na, kung ano karunong, gusto nang itama ang buong daigdig, yung mala, dami-dami pa rin niyang puwing na malalaki pa nga. Psalm 90:1-4, our Lord, at your command we die and turn back to dust. But 1,000 years mean nothing to you. They are merely a day gone by or a few hours in the night. Hindi na naman niya literal. But it only means that with God, our knowledge and the knowledge of God do not have a one-to-one correspondence. Hindi sila equal. Hindi sila magkatumbas. So we should put our perspective and proportion in the right place. Ang liit natin, kakatiting ng alam natin compared sa buong katotohanan ng Diyos. So paano ka pwedeng magyabang? Job 38:1-4, 17, and 33. Nung si Job ay nagre-reklamo sa Diyos, finally, nagsalita ang Diyos sa kanya. From out of the storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? At dapat yan, ang kinin natin yung sinabi na yun ng Diyos, kasi totoo yan sa 99% of us. We talk so much and know so little. Lalo yung mga nagbasa ng Bible, tatatlong linggo pa lang nagbabasa, pupunta na sa mga kawag-anak, susugurin sila, di papakita na lahat ng mga kamalian nila, yung lahat na mali, lahat na i-judge. Ang konti-konti pa lang ng alam. Sabi niya, why do you talk so much when you know so little? No? Bagay sa maraming theologians, lalo sa theologians ng end times, talking too much but knowing really very little because talinghaga ang end times. Paano mo nalaman na interpretation mo? Yun na nga. Nabili mo lang sa bookstore, lumaglag nung naglalakad ka sa tapat ng bookshelf, so eto na ngayon, nang nalaglag sa langit, lalaban ka na ng patayan. It's good to consider it, but do not kill or die for it. Because it's only an interpretation. Who knows what is the right interpretation? At sabi ng Diyos kay Job, now get ready to face me. Can you answer the questions I ask? How did I lay the foundation of the earth? Were you there? Did you ever tell the sun to rise? And did it obey? Have you seen the gate to the world of the dead? Do you know the laws that govern the heavens? And how? And can you make them rule the earth? Of course, all the answer means no. Humans know so little.
Acts 17:24, this God made the world and everything in it. He is the Lord of heaven and earth, and He doesn't live in temples built by human hands. Hindi pwedeng ilagay ang Diyos sa loob ng anumang templo na gawa ng tao. At hindi pwedeng ilagay ang Diyos sa loob ng templo ng utak, ng theology, na likha rin ng tao. Because a temple could be a building, it could be an idol, it could be a theology. Everything will fail. God is so glorious and cannot be contained in any container. Pwede konti-konti, minsan-minsan, pero hindi mo sabihin na buo. Because theology could be an idol. Kung may mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, idol-idol, hindi lang drawing yan, hindi lang yan estatwa. The way you think could be an idol. And it's more dangerous because you don't realize that it is an idol. Because theology could misrepresent God and could present a false image of God. Especially end times theologies. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Usong-uso yan eh. Wala kasi nagko-question. Yung mga alam ng mga tao, 99% about the so-called end times, may konti lang na tao na umimbento ng theology na yan. Magaling lang sila gumawa ng mga libro, mag-distribute worldwide. Nagigituloy parang yun na ang buong-buong katotohanan. Pag pinakinggan mo yung mga interpretation nila sa mga end times, parang napaka-unreasonable ng Diyos. Parang ang gulo. Eh, hindi naman gano'n ang Diyos. So magduda ka dapat. Inimbento lang ng tao yung mga presentation nila, naging pelikula, naging libro, naging lahat. Walang nagtatanong, saan nyo nahugot ang interpretation nyo? Tapos lahat natatakot, lahat nananakot. Kailangan manuri tayo. Baka mamaya ligaw ang ating pinapakinggan. Maging ang pinapakinggan nyo ngayon dito, pwedeng ligaw, kaya suriin nyo. Huwag kayong lulun ang lulun. Kailangan mag-aral tayong mabuti. Suriin ang lahat. Napakala ng pangbubulag ng relihiyon sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kailangan mulat ang isip. Matthew 15:9, in vain do they worship me, teaching human precepts as doctrines. Ang Diyos ang nagsasabi, baliwala ang pagsamba nila kasi yung mga guni-guni nila, ginagawa nilang doktrina. Hindi yan galing sa akin. Imbento lang yan nila. Kung ang mga doktrina ng Israel ay tama na lahat, ba't ipapadala pa ng Diyos ang anak? Kung sila na yung way, yung temple, ba't ipapadala pa si Jesus na the way? Ibig sabihin, hindi yung temple ang way. Kung maliwanag na sila, ba't ipapadala pa si Jesus the light? Kung tama na sila, ba't ipapadala pa si Jesus na the truth? At kung buhay talaga sila, ba't ipapadala si Jesus na life? No, Jesus was sent as way, truth, and life. Because the religious system of Israel was not the way, it was not the truth, it was not the life that God want it to be for people. God wants something better, more beautiful, more joyful, more peaceful, more restful, more kind, more loving. That's why Jesus was sent. Because the system was not enough. In matter of spirituality, be open and teachable. And very importantly, be tentative. Meron mga nag-Bible school, 10 units pa lang ang na-earn, ang ihambog-hambog na. Parang alam na lahat. Pero pag tinignan mo yung mga exams sa school, pasangawa pala siya. Tapos akala mo kung gano'n na karami yung natutunan. At kahit ka pa perfect ang score sa grading, isa pa rin paghuhula yung mga theologists na yan. Hindi masamang manghula, hindi masamang mag-aral, kasi dapat tayo mag-aral, pero masamang italaga mo na yun na ang katotohanan, ipagyabang mo na at baliwalain mo na ang lahat ng mga ibang mga uri ng mga liwanag na pinapadala sa atin ng Diyos. In matter of spirituality, be humble and be willing to be changed from wisdom to wisdom, from glory to glory. John 3:3, Jesus replied, I tell you for certain that you must be born from above before you can see God's kingdom. Dapat kang magbagong loob, dapat kang maghunos dili, dapat kang mag-iba na ng pananaw para mo makita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede yung old way. Kaya tinatawag, you must be born again. And again, the meaning of the born again was oversimplified, turned into a formula. At akala mo, pag ginawa mo yun, ay na-born again ka na nga. Napakalalim ng kahulugan yan. Pagbabagong loob. Pagbabago ng isip.
paghuhunos dili. Dili is thought. At hunos yung nagpapalit, like yung ahas, naghuhunos ng balat niya. So para mo makita ang Diyos, kailangan magpalit ka ng utak. Hindi pwede yung dati lang. Matthew 10:15, I promise you that you cannot get into God's kingdom unless you accept it the way a child does. So do not be discouraged to know God. Keep knowing. At kung may mga naging mistake ka in knowing, hindi yun mamasamay ng Diyos. And the biggest mistake is not to even attempt to know. So keep knowing through natural law, through verses in the Bible, yes, and beyond verses, beyond the usual interpretations of traditional churches, and through personal kaliwanagan, through shared kaliwanagan by those who naniliwanaga na, and trust God that God knows and loves you, that if you are a seeker, God will honor your search. Eventually, believers will be changed. Believers will be forever glorified. 1 Corinthians 15:52, it will happen suddenly, quicker than the blink of an eye. We will all be changed so that we will never die again. And this is for eternity, but this is for heaven. But for now, for earthly life and benefit, keep learning. Yung mahalagang change, yung pinakamalaking change, Diyos ang gagawa pag tayo haharap na sa Kanya. Pero yung mga changes na kailangan natin dito sa lupa, so that our life will have rest, will have peace, will have love, kailangan niyang pagsikapan. It can only happen as we change our mind from glory to glory, guided by the Spirit of God, following the example of Jesus. Kailangan manuri, kailangan mag-grow ang ating pananampalataya. Huwag matakot bitawan ang lumang alam kung merong obviously ay napakatama na pwedeng ipalit dito. Panginoon, salamat dahil patuloy niyo po kaming binabago from glory to glory as we cooperate, as we seek you, and as we follow in the footsteps of your Son, Jesus. Turuan niyo po kami, tulungan at patuloy na pagpaliwanagan para patuloy din kaming lumago sa inyo. Pagbulay-bulayan natin ito, suriin ang ating lifestyle, ang ating thought life, kung paano maisusunod sa patuloy na pagbabago ng pananalig at pag-iisip as the truth of Jesus is revealed to us by the Spirit. Lord, be with your people. Let's be silent before the presence of the Holy One.